nandito yung hammer sa kanan. Isipin nyo itong daliri ko, ito yung hammer. Sa likod ng hammer na yan, may spring din yan. So, pag di nyo ginagamit yung airgun nyo, naglalaban yan. Magkatapatan yan. Kumbaga naglalaban yung spring ng hammer at saka yung spring nitong valve. So, kaya naluluma to dahil every time na pinuputok tong airgun, papalo ng papalo yung hammer dito. Tapos ito, itong spring makokompress ng makokompress yan. Ang hula ko is, kaya naupod tong part na to, ito yung part na nakadikit sa bakal. Kaya, ayun o, naupod na siya. At saka, syempre, ayun talaga yung hihina dyan dahil kada palo nung, buti na lang, malakas pa yung okay pa yung hammer ng yung spring ng hammer ko. So yan, kakapalo ng hammer dito sa firing pin, humihina tong exhaust spring. So buti na lang available yung parts sa Shopee. So linawin ko lang, hindi po ako gunsmith, hindi po talaga ako nagre-repair ng airgun, self study lang to. So buti na lang available yung parts. Kayang-kaya kong i-repair basta may available na parts. Ayun o. Tingnan niyo tong dulo ng spring. Parang na ano na rin, parang nauupod na rin. Kaya kailangan palitan. So ito yung nabili kong spring sa Shopee. So yung seller nito is mismong Escopeta Factory. Koconnect lang natin yung firing pin at yung tukod. Ang tawag nila dito tukod. Yan, ganyan lang siya. Isa pang mahirap na part dito pag ibabalik na natin siya sa loob ng airgun. Dahil pag ibinalik natin yan dyan, pakita ko lang. Kailangan, ito kasi yung hammer. Yan. Ito yung hammer. Yan. Pag ibinalik yung itong firing pin sa loob, lalabas yan dito. Makikita nyo yan dito. Lalabas yan dito. So medyo mahirap lang siyang ipasok. Ano, ito yung hammer. Pag binalik natin yung firing pin, makikita nyo dito yung firing pin. Lagyan ko muna ng silicone oil yung bago nating spring para tumagal yung buhay niya. So wala akong grasa, mas okay kung meron kayong grasa. Itong gagamitin ko, silicone oil. Ito malapot to. Mas okay to kaysa dun sa silicone oil ko sa airgun, sa airsoft. Malabno kasi yun eh. Hindi ko na nilinis to, ano, dahil nung nakaraang binaklas ko to, nilinis ko na to. Okay na yan. Kung may grasa kayo, mas okay. Yan o, ang lapot niya. Tapos, ikakalat ko lang yan. Yan, massage nyo lang, massage. So, itong oil nakakatulong para mas kumaba yung buhay ng spring. At saka mas smooth yung galaw niya. At saka di agad kakalawangin. So yan. Babalik ko na. Ang pagbalik nito medyo mahirap.
So nilagyan ko lang ng goma to dahil lumalabas yung bomba niya. Para hindi lang lumabas yung bomba ko sa. Babalik ko na yung firing pin. Ito yung panundot natin. Tulak ko lang. Ito lang ang mahirap dito. Kailangan pumasok dito yung firing pin sa kabilang dulo. Yun. Pumasok agad. Nakachamba ako. Ayan o. Ayan. Ito yung firing pin. Firing pin. Ito yung hammer. Ayan o. Makikita nyo. Ayan yung pinapalo ng hammer. Ngayon, para ilak yung tukod sa loob. Medyo mahirap lang pa may camera. Para ilak yung tukod, ipupush nyo lang to. Tapos, pagka-push nyo, pihit pa kanan. Medyo mahirap na ibalik to dahil bago yung spring. Ayun no, matigas oh, hindi ko maitulak oh. Dahil bago yung spring, syempre matigas. Kailangan talaga maitulak to, tapos pihit pa kanan. So yun guys, after 10 years no, naibalik ko na yung valve sa loob, yung firing pin. And testing natin, ikakasako tong ayan. Ayan, makikita nyo, nakakasa tong hammer. Ito yung firing pin. Papaluin niya yan pag kinalabit ko yung trigger. Ayan o. Ito yung hammer. Ito yung firing pin. Ayan, flashlight. Ito yung hammer. Ayan yung firing pin o. Kung makikita nyo, nakadikit yan. Magkadikit yan pag di ginagamit yung air gun. So napakahirap ibalik nung firing pin dahil nga bago yung spring. Grabe yung ayun no, grabe yung gasgas ng kamay ko. Ang daming ano, daming tuklap na balat. Gumawa pa ako ng panibagong panungkit dahil yung isa kong panungkit ay no, nasira. So ayun yung mahirap sa kanya pag ibabalik na yung firing pin tapos bago yung spring. So almost 2 years na pala sa akin tong airgun na to bago ko palitan yung exhaust spring. Okay, balik na natin. Ito yung ano niya, rubber seal. Iligay lang dyan. Tulak lang. Ayan, nasa loob na yung rubber seal natin. Tapos itong yung pinakalock nya, itong bakal na to. Ayan, tapat lang yung mga butas. Baliktad. Kailangan kasi tapat na tapat tong mga butas dahil pag naipasok mo na tapos hindi pala tapat, ugutin mo na naman, mahirap ugutin. Popoyin ko lang dahan-dahan. Ayan. Tapos ibalik yung pin. Balik natin yung pin.
So yun na guys, ganun magpalit ng exhaust spring, yung spring ng valve natin. So bubombahan ko lang saglit. So yun na guys, nabombahan ko lang siya ng ilang pumps. Hindi ko na pinuno para lang i-testing natin. Kasa natin. Yun no, lakas. So, okay na uli itong Escopeta foot pump ko. Good as nyo na uli siya. So, ganun lang magpalit ng exhaust spring, guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Yung link sa Shopee ng Escopeta Factory nasa description box. Paki-check na lang. Thanks for watching. Please like and subscribe.